Sa unang detalye ng mga balita, natuwa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipinakitang interes ng mga business leaders ng Indonesia sa ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi ito ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles matapos ang isinagawang roundtable discussion na dinaluhan nina Pangulong Marcos Jr. kasama ang mga negosyante sa Indonesia at isinagawa sa Bogor Presidential Palace kahapon. Aniya, maraming deals o kasunduan na pre-sign o una nang nalagdaan ang i-turn over sa roundtable discussion na sinaksihan nina Pangulong Marcos Jr. Sinabi pa ng talihim na masaya ang Pangulo sa kinalabasan ng pulong na ito. Lalo't layunin naman talaga ng Marcos administration ang patuloy na recovery ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ang mga business deals o kasunduan na iprinisenta sa business meeting ay mayroong kinalaman sa linya ng enerhiya, transportasyon, agrikultura at defense. Samantala, ngayong araw naman ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Singapore matapos ang unang state visit nito sa Indonesia na nagtagal ng 3 araw. Pagdating sa Singapore, ay agad na pupuntahan ng Pangulo ang Filipino community sa Singapore bilang kanyang unang aktibidad sa state visit sa Singapore. Ganito rin ang unang naging schedule ng Pangulo sa kanyang state visit sa Indonesia. Importante raw kasi sa kanya na makita ang mga Pilipino para makapagpasalamat sa pagsuporta sa kanya sa nakalipas na eleksyon. Hindi kasi nakapagkampanya ang Pangulo sa mga Pinoy sa abroad dahil sa pandemya.